Naging matunog ang pangalan ni Ben Ulo o Bienvenido Mendoza dahil sa mga kasong kinaharap nito. Paano ba naman halos ang mga krimeng ginawa nito ay pumutok at isang malaking balita sa ating bansa? Sino nga ba ang makakalimot sa mapangahas nitong plano na itumba ang nooy alkalde ng Maynila na si Arsenio Lacson sa edad lamang na 23? Umatake na naman ang tinaguriang public enemy number 1 na si Ben Ulo, at ang target nito ay ang alkalde na si Mayor Arsenio Lacson. Dala nito ang isang mataas na kalibre ng baril na submachine gun. Isang submachine gun ang dala nito para itumba ang kapapanalo lang na alkalde na si Lacson. Isa ring kaso ang hindi malilimutan ay noong itumba niya at ang kanyang grupo sa utos di umano ng nooy Defense Secretary na si Oscar Castelo na mortal na kaaway ni Claro M. Recto si Manuel Monroy. Ang kalunos-luno sa sinapit nito sa grupo ni Ben Ulo ay ang kabayaran ng isang tangkang pagdidiin kay Oscar Castelo na suportado ng kalaban nito na si Claro M. Recto. Di umano ay pinatahimik si Monroy dahil sa mga nalalaman nito laban kay Castelo. Ngunit sa lahat ng mga kaso ng binansagang Ben Ulo ay isa na din ang kaso na may kinalaman kay Pepsi Paloma ang naiuugnay sa kanya. Bakit nga ba biglang hindi na natuloy at hindi na nakasuhan ang mga naturang aktor na kinabibilangan ni na Joey De Leon, Vic Soto at ang komedyanteng si Richie De Horsey na nasa kasagsagan ng kanilang kasikatan noong mga panahong iyon? Ang pagkakaugnay-ugnay nga ba ng mga Soto, Oscar Castelo at si Ben Ulo ang naging rason para biglang hindi na natuloy ang kasong hinabla ni Pepsi Paloma sa tatlong akusado? Halina't ating alamin ang lahat ng iyan sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng istorya. Ikalabing tatlo ng gabi noong buwan na Nobyembre taong 1951, katatapos lamang ng halalan para sa magiging bagong alkalde, si Ben Ulo ay nakaabang sa isang kalye ng Tondo at armado ng isang submachine gun sa lugar kung saan dadaan ang target niya. Si Arsenio Lacson na tumalo sa noon ay nanunungkulan sa pagiging city executive na si Manuel De La Fuente. Nang makita niya ang kanyang target ay agad siyang pumosisyon upang isagawa ang kanyang misyon. Ngunit nakita siya ni Arsenio dahilan kung bakit siya nito hinabol. Nagkaroon din ng konfrontasyon si Bienvenido o Ben Ulo at Arsenio na noon ay bagong halal bilang alkalde ng Maynila. Dahil nakita ni Arsenio ang plano ni Ben Ulo, napigo ito at kinuha ang armas nito. Tinanong din ito ng ilang mga tanong at hindi na rin nagtagal ay dinala na ni Arsenio si Ben Ulo sa mga kapulisan. Matapos ang ilang araw, kinasuhan si Ben Ulo ng illegal possession of firearms. At dahil sa mapagpatawad si Mayor Arsenio, ibinaba nito ang kaso kay Ben Ulo dahilan kung bakit ito ay nakalaya. Matapos ang 2 taon, inalala ni Arsenio ang pagtatangka ni Ben Ulo sa buhay niya. Inamin din niya na ikinagulat niya ang pagpapakita ni Ben Ulo sa kanya ng isang Manila Police District Identification Card at nagpakilala bilang isang Detective Lieutenant. Sinasabing panahon pa lamang ng mga hapon ay maituturing ng pasaway si Ben Ulo at nahatulan na ito ng kasong pagnanakaw. Siya ay minsan na rin nabilanggo ngunit nagawa niyang makalaya. Taong 1946, buwan ng Pebrero, nahatulan siya dahil sa pagmamay-ari ng mga nakamamatay na armas. Marami siyang krimen na isinagawa ngunit ang mga hatol sa mga insidenteng iyon ay hindi natutuloy. Oktubre taong 1946, isang Amerikanong negosyante na nagngangalang Prescott ang nakaupo sa lobby ng isang hotel ay bigla na lamang bumulagta sa sahig. Ayon sa investigasyon, ang itinuturing na gunman ay si Ben Ulo, dahilan kung bakit nahatulan ito ng 17 taong pagkakakulong. Nabilanggo siya upang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Ngunit taong 1949, sa termino ni Pangulong Quirino, nabigyan siya ng conditional pardon.
taong 1952, muli siyang napabalita. Ayon sa salaysay, bibisita lamang siya sa bahay ng kanyang kaibigan nang makita niya si Vicente Tejaga na kilala niya at may atraso sa kanya. Bignala lamang niya itong pinaputukan at malubha itong nasugatan. Muli na naman siyang nakasuhan, ngunit hindi rin ito nagtuloy dahil may isang individual na maimpluwensya ang nagkumbinsi rito. Dahil sa kasalanang nagawa niya, nalabag niya ang conditional pardon na ipinagkaloob sa kanya. Ngunit may kung anong taglay siyang swerte dahil matapos ang ilang taong pagkakabilanggo, pinagkalooban siya ni Quirino ng absolute pardon na nagbura ng mga nagawa niyang kasalanan. Nabigyan siya ng pagkakataon na baguhin sana ang kanyang buhay, ngunit ang nakasanayan ay tunay ng mahirap ng kalimutan dahil nagpatuloy siya sa kanyang mga illegal na gawain. Taong 1953, habang nasa country club si Ben, ay nakita niya si Kapitan Alejo na bodyguard ni Oscar Castelo na naging sekretary ng ating National Defense noong 1953. Magkasundo ang dalawa at napag-usapan nila ang kanilang mga buhay hanggang sa humantong sila sa kwento kaugnay ng mga nagawang pagkakamali ni Ben Ulo. Mula rito, nagkasundo na ang dalawa. Naging mapagkakatiwala ang guard ni Castelo si Ben Ulo. Buwan ng Abril, taong 1953, nagkaaway si Castelo at si Claro M. Recto kung saan inakusahan ng korupsyon si Castelo. Gumanti ito at inakusahan si Recto ng bigamy case. Buwan ng Mayo, taong 1953, si Ben Ulo kasama si Rogelio Robles at Scarface ay dumating sa bahay ng mga Castelo sa Quezon City at ipinakilala kay Oscar Castelo. Doon ay nagplano sila sa kung anong gagawin nila kay Monroy. Buwan ng Hunyo, nagtungo si Castelo sa Korea, ngunit bago ito umalis, ibinili nito kay Ben na siguraduhin huwag papalya at tapusin ang plano bago pa man siya makabalik muli sa bansa. Makalipas ang ilang araw, isinagawa nila ang plano. Gabi, habang nagmamadyong si Monroy kasama ang mga kaibigan sa apartment nito sa Pasay, ay dumating ang grupo ni Ben Ulo na noon ay armado ng matataas na kalibre ng baril. Alinsunod sa plano, umalis si Ben Ulo habang ang mga tauhan naman niya ay pumuwesto na sa target area. Ang apartment ni Monroy ay madali lamang pasukin dahil wala roong gate o kaya naman ay gwardya. Ilang sandali lamang ay narating nila ang apartment at habang naglalaro si Monroy ay pumuwesto si Ben sa pinto na nakaawang at tila lamang nanonood. Ngunit ilang sandali lamang ay nakarinig na sila ng ilang sunod-sunod na mga putok ng baril. Matapos ang insidente ay tumakas na ang grupo ni Ben Ulo habang si Monroy naman ay binawian na ng buhay dahil sa mga tama ng bala. Pakalipas ang 10 araw, nakauwi si Castelo sa bansa at siniguradong malinis na naisagawa ang plano. 13 Hulyo, taong 1953, si Mayor Arsenio ay nagtungo sa Ambassador Hotel upang kitain si Scarface. Dahil sa ito umano ay aamin na sa kung anuman ang nangyari kay Monroy. Ngunit hindi ito hinayaan ng grupo ni Ben Ulo. Kaya naman, nasa kaparehong lugar si Castelo at inutusan si Ben Ulo na papuntahin si Scarface sa kanyang silid upang kausapin. Habang naghihintay si Castelo, sumilip siya sa bintana at doon ay nagulat siya dahil nakita niya si Arsenio na may kasamang media at pulis. Kaya naman tinawagan niya ang kanyang mga tauhan sa Philippine Constabulary Camp at nag-utos na magpadala ng mga sundalo na arestuhin si Arsenio na noon ay alkalde ng Maynila. Habang paparating ang mga sundalo, isang opisyal ang nagpaalam kay Arsenio ng plano ng mga sundalo. Hinawakan ni Arsenio ang isang opisyal sa leeg at tinutukan ng baril ito. Nagulat at nanahimik ang lahat at inutosan ni Arsenio na umalis sa lugar na agad na sinunod ng mga ito. Buwan ng Oktubre, si Scarface ay dinala sa tirahan ni Ben sa Tondo para sa isang meeting. Matapos ang ilang araw ay natagpuan ang katawan ni Scarface na noon ay wala ng buhay dala ng impormasyong kaugnay sa nangyari kay Monroy. Nang mga sandaling ito, nagkaroon na ng matinding alitan ang mga tauhan ni Arsenio at tauhan ni Ben Ulo. Nagkaharap ang dalawang grupo at doon ay nagkaroon ng inkwentro. Nadakip si Ben Ulo ngunit nakatakas ito bago pa man ito tuluyang madala sa bilangguan.
Sa isang bayan sa Mindanao, natagpuan ni Ben ang kanyang santuario. Ngunit dala ng kapalaran ay dinakip siya ng mga lokal na sundalo sa lugar at dinala sa Maynila upang kaharapin ang mga kaparusahan sa kanyang mga kasalanan. Ika-26 ng Marso taong 1955, anim na araw bago mahatulan sa korte, ay muli siyang nakatakas. Sinabi ni Ben Ulo na sumasakit ang kanyang tiyan dahil sa appendix at nakiusap na dalhin sa Philippine General Hospital. Naisipan ng gwardiya na bumili ng bulaklak sa isang flower shop at doon ay tumakas na ito. Dahil sa muling pagtakas ni Ben, isang manhunt ang isinigawa kabilang na rin sa paghahanap si Mayor Arsenio. Hindi rin nagtagal ay kumanta na ang nobya ni Ben at sinabi nitong nasa Baguio ito. Nagtungo roon ang mga otoridad upang mahuli si Ben Ulo. Makalipas ang ilang minuto, pinasok nila ang isang kwarto na tinutuluyan ni Ben Ulo. Ngunit ang nadatnan nila roon ay ang alkalde ng Kalasyo sa Pangasinan na si Leon. Agad na umalis doon ang mga otoridad. Nagsampa ng kaso si Leon laban sa mga armadong pumasok sa silid niya. Ngunit ibinasura ito dahil sa kakulangan sa ebidensya. Ang kaso ni Monroy ay natapos noong nahatulan ng guilty si Castelo, Ben Ulo at iba pang mga sangkot sa insidente. Mula ng mahatulan, itinuring na most wanted si Ben Ulo. Buwan na Oktubre noong 1956, isang impormasyon ang ibinigay sa mga kapulisan kung saan sinabi na nanunuluyan umano si Ben sa isang apartment sa Pasay. Isinailalim sa surveillance ang nasabing lugar at pinalibutan ito ng mga otoridad. Sa kabilang banda, nakatunog naman si Ben Ulo, dahilan kung bakit inihanda nila ang kanilang mga armas. Naunang magpaputok si Ben Ulo at doon ay nagpalitan na ng putok ang dalawang panig. Napalibutan ng mga sundalo ang lugar. Hinikayat din ng mga sundalo si Ben na sumuko na lamang, ngunit matigas ito. Nang malapit nang dumanak ang dugo, may isang individual ang namagitan at doon ay nadakip na si Ben Ulo. Oktubre taong 1982, matapos ang pagsuko, ay muling lumabas ang pangalan ni Ben Ulo kaugnay ng kaso ni Pepsi Paloma. Lumabas ang balita na sa unang araw ng Oktubre ay dinala umano si Pepsi sa bahay ni Ben Ulo kung saan sapilitan itong pinalagda sa affidavit of desistance. Sa teorya, dahil malapit si Ben Ulo sa pamilya ni Castelo, tinulungan nito si Vic Soto na pamangkin ni Castelo. Pinapirma ni Ben si Pepsi upang i-atras nito ang kaso at matapos ito ay sinakay niya si Pepsi kasama ang ina nito sa Mercedes-Benz at doon ay binigyan ng perang nagkakahalagang 10,000 piso. Sa kabilang banda, nakatunog naman ang mga otoridad sa nangyari kaya naman agad na gumawa ng aksyon ang mga ito at nailigtas si Pepsi Paloma sa kamay ni Ben Ulo. Nang tanungin si Pepsi kung anong ginawa ng dalaga sa pera, sinabi nito na namili siya kasama si Ben Ulo. Mula rito, hindi na muling narinig pa sa balita ang pangalan ni Ben Ulo. Marami siyang ginawang pagkakamali at ang ilan dito ay hindi niya napagbayaran ng mabuti dahil nagagawa niya itong lusutan. Gayunpaman, marahil nawakasan na rin ang kasamaan nito dahil hindi na narinig pang muli ang pangalan niya kasunod ng mga kasong kinasangkutan nito. Tunay na matinik si Ben Ulo, ngunit hindi siya dapat hangaan bagkos gawing aral ang kanyang buhay na kahit anong kapit sa batas at tinik ng isang taong kriminal ay sarehas pa rin ang hantungan niya. So ngayon, lamunahan.